الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sadyang para lamang po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi po ay ating pinupuri at pinasasalamatan ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo po na kamusliman ay sapagkat wala po talagang kasing swerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allah na pumipintig sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah. Pananampalataya na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid ay wala pong makakapagpaligaw at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kaya po ay ganoon na lamang para parati, palapalagi, paulit-ulit ang ating mga papuri at pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala isapagkat sa dinami-rami po ng kanyang mga nilikha na iba't ibang uri ng tao sa iba't ibang panahon sa kung saan-saan mang panig ng daigdig ay bukod tangi po na pinili niya tayo, nilikha po niya tayo ng Muslim, hindi po niya tayo nilikha nakasama ng mga walang sampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yan po ang pinakadakila sa lahat ng dakila na ating natamu sa ibabaw ng lupa, ang mapatnubayan sa matuwid na landas. Para po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, muli po ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para naman po sa ating mga non-Muslim listeners, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ay nandirito na naman tayo minsan pa sa ating programang Islam, ang solusyon na napapakinggan sa impilang ito, DWAD Ajis 98 po sa inyong talapihitan tuwing araw po ng Sabado at Linggo alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At ganun din po sa impira ng DWBL 1242 sa inyong talapihitan na tuwing araw po ng Linggo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At ganun din po sa YouTube. I-type lamang po sa YouTube Salim Gemba. O kaya i-type sa YouTube Gemba TV. O kaya i-type sa YouTube Gemba Channel. Yan po, pwede rin po sa Google. I-type mo lamang sa Google Salim Gemba. Opo mga kapatid, sa pananampalataya at marami po ang ating mga mapagkukunan at mapag-iigiban doon ng kaalamang tungkol sa pamumuhay na masaya, pamumuhay na maaliwalas, pamumuhay sa katotohanan, pamumuhay sa kaligtasan. Opo, ito po ang inyong abang lingkod, Salim Gemba, para po sa inyong mga katanungan, komento o sugestyon. 0927927 9000, ulitin natin 0927927 9000, o kaya ay 0919-6943-095, ulitin po natin 0919-6943-095,
Ang programa pong ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin eksklusibo ng isang pribadong pamilya, Maranao Private Family. Inorganisa ng kanilang mga magulang ang magkakapatid na kanilang mga anak at sila po na isang pamilya ang eksklusibo na sponsor ng Islam Ang Solution Saturday Evening Edition. Nawa gantimpalaan sila ng Allah. Ano man ang kanilang mga lunggati sa buhay na ikabubuti nila ay ipagkaloob nawa sa kanila ng Allah. Ano man ang kanilang mga pangarap sa buhay na ikabubuti nila at ikabubuti sa kanilang relihiyon at ikabubuti sa buhay sa kabila, ipagkaloob nawa sa kanila ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pahabain pa ang kanilang mga buhay. Ipalayo sila sa anumang mga kapahamakan, anumang mga fitna, anumang mga kalamidad. Kung mayroon man darating sa kanilang mga pamilya ng mga kapahamakan, ipalayo nawa sila ng Allah. At sa kabilang buhay, papagpananahanin nawa sila ng Allah sa Jannatul Firdaus, the highest paradise. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalataya, medyo maanghang po ang topiko natin ngayon. Medyo controversial. Ang topiko natin ay mga kabaklaan at mga katumbuyan. Ano po ang pananaw ng Islam tungkol sa mga kabaklaan at mga katumbuyan? Ang pagsapo natin ngayon ay medyo maanghang. Opo. Isa po itong malala na sakit na lipunan na kailangan po bigyan ng oras ng pagtalakay. Sa bulok po na panahon natin ito, na kung saan ang lahat ay pinapahintulutan sa ngalan daw ng freedom, freedom or kalayaan, ay nasasaksihan ng buong mundo ang pagkakabulok ng moralidad kontra sa pagiging desente ng pamumuhay. Ang kabanalan ay tinitingnan bilang kasamaan, habang ang kasalanan ay tinitingala na kaakit-akit, kung saan ay nagiging katanggap-tanggap sa lipunan ang mga kasalanang gawain. Ngunit ang pinakamalungkot nito ay, habang ang kamusliman ang dapat sanang nangunguna sa mundo upang makaalpas sa ganitong kalamidad ng lipunan sa pamamagitan ng solusyon ng Islam, ay yumakap na rin po ang kamusliman sa ganitong bulok na pamumuhay at nakikigaya na rin sa mga yaong gumagapang sa dilim ng kamangmangang pamumuhay. Sa kasawiang palad po ay marami sa mga yaong kaugaliang matatagpuan sa sambayan ng kuffar. Ang mga nakapuslit na rin po sa lipunang kamusliman, nawa protektahan tayo ng Allah. Kasama na po riyan ang pamumuhay na kabaklaan at katumbayan. Unang punto ng ating tatalakayin ngayon ay ang tagumpay po sa pamumuhay na Islam at ang kapahamakan sa pamumuhay po na malaswa. Yan po ang unang punto, mga kapatid, sa pananampalataya. Unang punto yan. Alam po ninyo, sa pamamagitan po ng habag at pagpapala ng Allah, ay nilikha niya ang tao bilang pinakakapitapitagan at pinakamarangal na nilalang. Kung halimbawa po nagagayakan lamang ng tao ang kanyang sarili ng mga kapitapitagang kaugalian at mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay malalagpasan ng tao maging ang mga anghel sa larangan ng karangalan. Yan po ang totoo, kapatid, sa pananampalataya. Ganyan kadakila ang tao. Ngunit bilang kasalungat po,
kung babaliwalain naman ng tao ang mga magagandang katuruan ng Islam, ay magiging busabus po ang tao na mas hamak pa kaysa sa mga hayop sa larangan po ng kapahamakan na kung saan po ay hindi siya hihigit o hindi siya lalayo sa isang bangkay na dinamitan lamang ng magaganda at magagarang kasuutan. Ibig sabihin, walang kwenta ang buhay kung tanggalin mo ang Islam sa pagkatao mo, kapatid. Sa dahilan po na nandirito tayo sa isang lipunan na busog sa mga kabulukan ng moralidad, ay kinakailangang humawak tayo ng buong higpit sa lubid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng tutuhan ng pagsunod sa magaganda at mararangal na katuruan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama sa mga kalamidad na kinakaharap sa ngayon ay ang hindi lamang mahawaan kundi ang pagtanggap mismo ng kamusliman sa kultura at gawi ng pamumuhay na ligaw ng mga walang sampalataya. Katulad ng kabaklaan at katumbuyan na siya ang topiko natin ngayon. Mga kabaklaan at mga katumbuyan, yan ang topic natin. Sa pamumuhay po ng mga walang sampalataya ay itinuturing sa ngayon ang mga virtud, mga virtues, bilang masama. At ang kasamaan bilang isang katanggap-tanggap na bahagi ng lipunan. Yung bisyo, yung masama na gawi, yun ang nagiging katanggap-tanggap sa lipunan at yung gawain ng mga kabanalan, mga gawain virtues, iyan ang masama. Baligtad. Ang media, halimbawa, gaya ng telebisyon, radio, diaryo at mga magazine, ay malaki po ang ginagampan ng papel sa pag-iimpluho sa kamalayan ng kamusliman upang hindi lamang tanggapin kundi bagkus ay ipagmamalaki pa ang pamumuhay ng pamumuhay na parang sa hayop. Tulad ng pamumuhay bakla, pamumuhay tumboy na ating paksa ngayon. Bilang resulta, ang mga Muslim po na dapat sanay nagdadala ng liwanag para umakay sa mga yaong nangagkandaligaw sa dilim ng imoralidad, ay sila pa ngayon mismo ang kailangang hatakin dahil kasama na sila ng mga yaong nagkandaligaw ng landas. Laganap na rin po ngayon sa lipunang kamusliman ang kawalan ng dissenting pamumuhay. Nakalusaw na rin po sa putik sa pamumuhay ng marumi at makasalanan at mapandinlang at hindi na rin ang mga ito tinitingnan kasamaan kundi ang tingin na rin dito ng kamusliman ay necessity o tawag ng pangangailangan. Namumuhay na po ngayon ang maraming Muslim sa baluktot na prinsipyo ng buhay na nagsasabing kahit na haram, kahit na bawal, basta ang mahalaga ay makasurvive. Ang mahalaga ay mabuhay, kahit bawal. Yan po. Ganyan na ngayon ang umiiral. Opo, ang isang kadimonyohang lumalaganap sa kamuslimang lipunan ay ang putik po ng kabaklaan. Dumarami ng bakla po. Ang Islam bilang isang natural na relihiyon ay idiniklara ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang homosexuality bilang haram. Kahit anong relihiyon, bawal po ang homosexuality. Kahit saan relihiyon po na matino. Ikutin ninyo ang lahat ng pananampalataya at makikita ninyong walang banal na relihiyon ang nagbibigay pahintulot sa sexual pleasure na matatamo sa parehong lalaki o parehong babae. Totoo po yan. Ikutin ninyo. O ikutin ninyo ang lahat ng banal na relihiyon. Ang kasamaan na ito at kawalang hiyaan na ito ay sukdulang kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ang sumpa ng Allah ay sa mga yaong nagpapaalipin sa ganitong klaseng kahayukan sa laman. Ang kauna-unahang komunidad na natangay ng ganitong kawalang hiyaan ay ang mamamayan ni Propeta Lut alayhi salam. Sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding kalamidad at kaparusahan na kung saan po ay nagsisilbing babala. Babala sa lahat ng mga yaong parating na salinlahi na gagaya hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Basahin po natin ang chapter 11 verse 82 ng Quranul Karim. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtharna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Malapit-lapit na pagkahulugan. Chapter 11 verse 82 Quranul Karim. Kaya nang ang aming kautusan ay dumating, ang pinakamataas na bahagi, tinutukoy po bayan ng Sodom. Saan ang Sodom? Matatagpuan sa Palestine. Bayan ng Sodom sa Palestine. Opo. Ulitin. Basa. Kaya nang ang aming kautusan ay dumating, ang pinakamataas na bahagi ng bayan ng Sodom sa Palestine ay aming itinaob. Mantakin mo isang buong bayan, halimbawa Metro Manila, itinaob. Mantakin mo buong bayan, buong syudad, itinaob. Dagdag pa ng binabasa natin na verse. At sila ay pinaulanan ng mga pinagpatong-patong na batong luwad. Mga bato na gawa sa lupa, pinatigas, batong luwad. At sila ay pinaulanan ng mga pinagpatong-patong na batong luwad. Chapter 11, verse 82. Ganito po katindi ang parusa. Karugtum, chapter 11, verse 83. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang mga batong ito ay nilagyan ng pananda ng iyong Panginoon. At ang mga ito ay hindi nalalayo mula sa mga taong mapaggawa ng kasalanan. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangyayaring ito maraming beses sa banal na Quran, at ang laging pinagdidiinan ay ang pagbibigay ng babala. Kaya ito pong kinatatakutan sa Manila na big one. Opo, the big one, kung tawagin, malaking lindol. Sa tingin ninyo, walang kinalaman itong mga immoralidad na ito, mga kabaklaan, mga katumbuyan na ito, mga kawalang hiyaan na ito. Na ang kawalang hiyaan ay nagiging normal. Ikinakasal na ngayon, normal. Ang kasuklan-suklan sa paningin ng Panginoon ay nagiging normal na lang sa mga taong ngayon. Ang kawalang hiyaan ay nagiging normal. Kaya hindi nakapagtataka. Ipalayo nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin itong big one, itong big lindol. Opo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinundi na rin ang mga ganyang klaseng mga tao sa pamamagitan ng maraming mga hadith, hanggang sa punto na ang paggawa ng ganitong karumaldumal na gawain ng isang lalaki sa kanyang misis mismo. Yung ginagawa ng lalaki sa bakla. Opo. Anal sex. Kapag ginawa ng lalaki sa kanyang misis, yung ginawa ng lalaki sa bakla ay ginawa niya sa kanyang misis, anal sex, ay ipinagbabawal din po. Nang ibig sabihin ay kung papaano magtalik o mag-sex ang lalaki sa lalaki ay ginawa ito ng lalaki sa kanyang misis, kung ito man ay haram sa mag-asawa mismo. Abay, papaano pa kaya mapapahintulutan para sa isang lalaki na magtamo ng sexual pleasure sa kapwa lalaki o kaya ng babae sa kapwa babae? Subhanallah! Ang luwalhati ay sa Allah. Pagkatandaan po natin na ang tagumpay ng ninuman ay nakasalalay sa pagpapatupad sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ipinamalas na minang-nang minamahal nating sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa larangan po ng diwa ng kapatirang Islam
At ganun din naman sa larangan ng pagpapanatili sa sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabing, anya, walang sino man sa inyo ang may iman hanggat hindi na minamahal para sa kanyang kapatid kung anong kanyang minamahal para sa kanyang sarili. Ay hayaan po ninyo na aming iparating sa inyo ang mga puntong ito bilang inyong kapatid na may malasakit sa kamusliman. Ang bawat tunay po na mananampalatayang Muslim na naninirahan sa mundong ito ay tiyak po na may takot sa puot at parusa ng Allah. Ikaw ba kaya kapatid ay ligtas sa parusa ng Allah? Ang tanong na dapat itanong ng bawat isa sa atin sa ating mga sarili mismo ay, gusto mo ba na maging kasama ka ng mga yaong parurusahan sa darating sa araw na kung kailan ay walang yaman ni mga anak ang magiging kapakipakinabang maliban sa kanya na haharap sa Allah ng dalisay ang puso? Matutuwa ka ba kapatid kung ang iyong kaluluwa ay hahamakin sa pinakahamak-hamak na kalagayan matapos itong likhain ng Allah, itong kaluluwa na ito, matapos itong likhain ng Allah sa pinakamainam na kaanyuhan? Papayagan mo ba ang sarili mo na hahamakin sa harapan ng buong sangkatauhan at ng lahat-lahat ng nilikha sa araw ng pagtutuos, araw ng paghuhukom? Tiyak po na hindi. Tiyak po na hindi mo gusto mangyari sa iyo ang alinman sa mga ito, di po ba? Hayaan po ninyo na ang programang ito ay maghatid sa inyo ng bagamat maanghang na lecture. Ngunit ito po talaga ang kailangan natin para gumaling ka, lunukin mo yung maanghang o kaya mapakla na gamot. Hindi ka gagaling pag hindi mo nilunok. Kung sino man ang guilty na matamaan, huwag magalit. Dapat lunukin mo itong gamot. Opo, hayaan po ninyo na ang programang ito ay maghatid sa inyo ng pangkapatirang payo patungkol sa isang kasamaan na nagiging laganap na ngayon sa lugar ng kamusliman, lalo na po sa kabataan, ang patungkol po sa kabaklaan. Tiyak na alam ng bawat isa sa atin na ang kasalanang homosexuality ay haram. Ngunit alam mo ba kung gaano kaseryoso ang kasalanang ito at kung gaano kasuklam-suklam ito sa paningin ng Allah? Isipin mo na lamang ito kapatid, na kapag laban or labag sa kalikasan ng tao at maging sa mga hayop man, mga hayop po, walang bakla. Kapag po labag sa kalikasan ng tao at maging sa kalikasan ng hayop, ay ano kaya ang kalagayan ng isang taong nalululong sa ganyang gawain? Alam ba ng taong iyan na ang Allah subhanahu wa ta'ala sampu ng ganyang kataas-taasan at kapangyarihan ay pinanunood siya habang siya ay halinghingan sa kahayukan at kadimunyuhang iyan? Alam mo ba na pinanunood ka ng Allah? Mahiya ka naman? At alam mo rin ba kaya na pwedeng ipataw ka agad-agad sa iyo ng Allah ang kanyang parusang matindi o wasakin ka habang ginagawa mo ang kahayukang iyan? Alam mo ba yun? Hindi ka ba kinikilabutan? Ano kaya ang kalagayan mo sa harap ng iyong Panginoon sa araw ng paghuhukom? Chapter 11, verse 102, Quranul Karim. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ Inna akdahu alimun syadid. Malapit-lapit na pakahulugan. Chapter 11 verse 102 Quranul Karim. At ganyan ang pananalanta ng iyong Panginoon ng kanyang salantain or patawan ng parusa ng kanyang salantain ang mga bayan habang sila ay gumagawa ng kasalanan. Katotohanan, ang kanyang pananalanta ay mahapdi at matindi. Chapter 11 verse 102 Quranul Karim. Ngayon po ay tingnan natin ang ilang mga verses o mga verses sa Quran at ilang mga hadith at mga salaysay ng mga sahaba radiyallahu anhum at mga kasabihan at hukom ng mga Islamic religious scholar patungkol sa matinding kasalanan ng tinatawag po na homosexuality or sodomy na sa wikang Tagalog ay tinatawag na kabaklaan. Pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang isa sa pinakamatitinding mga sakit na kumalat mula sa mga kawalang hiyaan na ito.
At diinan din natin ang kung anong mga lunas na kailangan gawin upang maagapan at maiwasan ang ganitong mga kalamidad. Naway pagkalooban tayo ng Allah ng kakayanan upang sumunod sa kanyang patnubay at sa sunna ng kanyang minamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige po, punto numero dos. Tungkol sa babala ng Allah sa lahat ng kamusliman. Babala. Babala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kamusliman. Bilang babala, ay nagsabi ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paganitong malapit-lapit po na kahulugan. Tiyak na ang bagay na pinakakinatatakutan ko sa aking nation. Tiyak na ang bagay na pinakakinatatakutan ko sa aking umma ay ang masamang gawi ng mamamayan ni Lot. Masamang gawi ng mamamayan ni Lot ang tinutukoy po, kabaklaan. Katumbuyan. Sources natin, At-Tirmidhi, at saka Ahmad, at saka Ibn Hajar Haythami. Ibig sabihin po, ang tinutukoy rito, walang iba tinutukoy sa hadith na ito kundi kabaklaan. Ulitin natin. Tiyak na ang bagay na pinakakinatatakutan ko sa aking umma ay ang masamang gawi ng mamamayan ni Lot. Si Ali Ibn Abi Talib radiyallahu an ay nagsalaysay ng paganito. Nagsalaysay ng paganito ang malapit-lapit na pakahulugan anya. Ang sino mang hayaan niyang magamit sa pagtatalik ang kanyang sarili, ibig sabihin sa pamagitan ng pagiging bakla, ang Allah na kataas-taasan ay tatanggalan ito ng likas na pagnanasa sa kababaihan. Sa simpleng translation, kapag ikaw na lalaki nagpapagamit ka sa bakla, mawawala ang pagkalalaki mo, mawawala ang hilig mo sa babae, mapupunta ang hilig mo rin sa lalaki. Ilan ang mga artista na lalaking lalaki, ngunit pumapatol sa mga direktor na mga bakla, ngayon mga bakla na rin. Mga artista na lalaking lalaki, hindi bakla. Kapag nagpapagamit ka sa bakla, mawawalan ka ng pagnanasa sa babae, ang pagnanasa mo mapupunta sa lalaki at ikaw magiging bakla na rin. Yan ang ibig sabihin ng binasa natin. Minsan ay dinala ni Abul Asad rahmatullahi alay ang isang sulat na kanyang ipinakita sa isa sa kanyang mga estudyante at sinabing, anya, sumasaksi ako na ang sulat na ito ay idinikta ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an kay Abul Asad. Ganito ang sinasad ng sulat, basahin natin. Kapag ang mga lalaki ay nasiyahan sa pakikipagtalik sa mga lalaki at ang mga babae sa mga babae ay mangyayari ang mga lindol, mag-iiba ang mga mukha at uulan ng mga bato mula sa papawirin. Kaya po, hindi katakataka. Bakit? Ha? May mga lindol. Itong kinatatakutan natin na the big one. Nawa, huwag ipahintulot ng Allah. May kinalaman yan sa immoralidad sa Metro Manila. Sukdulang immoralidad sa Metro Manila. Lahat ng immoralidad makikita mo sa Metro Manila. Lahat ng kawalang hiyaan makikita mo sa Metro Manila. Nawa, ipalayo tayo ng Allah sa ganyang kapahamakan. Lindol ang tinukoy. Hadith mismo, ulitin natin, pakinggan mo yun. Binasa natin, na sinabi mismo ni Ali. Kapag ang mga lalaki ay nasiyahan sa pakikipagtalik sa mga lalaki at ang mga babae sa mga babae ay mangyayari ang mga lindol, mag-iiba ang mga mukha at uulan ng mga bato mula sa papawirin.
Sinabi rin ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa malapit-lapit din po na pagkahulugan niya, sumpain nawa siya ng Allah na gumagawa ng kung anong ginawa ng mamamayan ni Lut alaihi salam. Ibn Hibban, source natin. So ang tinutukoy nito yung bakla at saka tumboy. Sumpain nawa siya ng Allah, sabi ng hadith. Sumpain nawa siya ng Allah na gumagawa ng kung anong ginawa ng mamamayan ni Lut. Sinabi pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lesbianismo ng mga babae ay pangangalunya sa pagitan nila. So yung lesbianismo ng kababaihan, yan din po ay adultery. Source natin at Tabarani.